Ang aking topic na napili ngayon sa umagang ito ay kung paano natin ma-overcome yung temptation o yung sa, kung sa Tagalog, paano tayo makakaiwas sa tukso. Napili ko po ang paksang ito na naisip ko po na ang paksang ito ay makapagbigay sa atin ng kaligtasan kung ito ay matutunan at maisakabuhayan natin. Alam naman natin na ang kasalanan ay siyang nakapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Kung gusto po nating maligtas, ay may kailangan po tayong gawin. Kailangan po nating magtagumpay sa mga tukso na dumadating sa ating mga buhay. Kaya ang topic pong ito ay isang napakahalaga sa bawat Kristiyano na dito nakasalalay ang ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nakikita niyo pa ba? Nakikita niyo po ba ang screen? Nakikita pero nagbi-blink-blink. Sa inyo, Brother Nelson. Nag-blink siya. Nag-blinker, Baka kaya sa may ano sa'yo. Hindi ito sa'yo related sa ano eh. Siguro dun sa, ba't kaya? Ini-nervous o ano? Stop mo muna, Brother Nelson, tapos i-ano muna i-share. Stop, share mo muna, tapos ulitin mo na lang. Marami tayong kapatid ngayon na nasa gawain. Ayan, nag-aano pa rin. Ayan. Sa kanya na. Baka sa computer mataas yung ano niya. Pero yung boses po, maliwanag po naman siguro. Oo, bro. Mahalinaw naman. Last time ganyan din ano mo eh, no? Pro PowerPoint. So, magpapatuloy po tayo. So, ang topic ko po na naihanda ngayong umaga ay how to overcome temptation o sa Tagalog, paano makaiwas sa tukso. So, napili ko po ang paksang ito. Naisip ko po na ang paksang ito ay makapagbigay sa atin ng kaligtasan kung ito ay ating matutunan at maisakabuhayan. So alam mo naman natin na ang kasalanan ay siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kung gusto po nating maligtas ay may kailangan po tayong gawin. Kailangan nating magtagumpay sa mga tukso na darating sa ating mga buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng temptation or tukso sa Tagalog? Ganito po ang ating ang sinasabi sa dictionary. Ang temptation daw po ay desire to do something, especially something wrong or unwise. Or ang isa pang meaning nito, or is invitation to sin. Yan po ang ibig sabihin ng temptation. Para maintindihan pa po natin kung ano ang temptation or tukso, ito yung point na gusto mong gawin yung isang bagay na yon. Pero yung bagay na yon ay gusto mong gawin ay mali. So hindi po mo pwedeng gawin, maaring ito nga ay mali. Yun po yung isa pang pagpapaliwanag sa temptation. Para pa po natin maintindihan, ay magbigay po ako ng isang example para maliwanagan po natin kung ano yung temptation o yung tukso. Halimbawa po, ikaw ay nagda-diet at the same time, high blood ka. Ngayon po, bawal sa iyo ang mga makukolesterol na pagkain. Pero dumating yung kaibigan mo na may dalang paborito mong lechon, so
doon ngayon papasok yung temptation na sinasabi natin. So dito papasok yung temptation sa so matitempt kang kumain kahit alam mong bawal ito. So yung temptation yun yung nagtutulak sa iyo na kainin mo yung lechon kahit alam mo bawal ito kasi nga nagda-diet ka at high blood ka pa. Tandaan po natin, ang temptation ay hindi po kasalanan. Si Jesus nga po ay dumaan din sa temptation at ang kasalanan po ay ang mahulog sa temptation. Yun po ang kasalanan kapag nahulog ka na sa temptation. Yung temptation alone ay hindi po siya kasalanan. Sigurado ako tayong lahat ay dumaan na sa temptation. Maaaring napagtagumpayan mo na yan or nahulog ka. So, kung magbabasa tayo sa Biblia nung una pa lang, ay may mga nahulog na sa temptation. Ito ay si Eva at Adan. So, alam natin na ang nag-tempt kay Eva at Adan ay si Satanas. Ganun din kay Jesus. Siya din ang nag-tempt. Gayon din sa atin, si Satanas din ang magtutukso sa atin. Wala na pong iba. Ngayon po pag-aralan naman natin ang taktikang ginamit ni Satanas sa kanyang panunukso. Basahin po natin ang nakasulat sa Unang Juan chapter 2 verse 16. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So, ang sanglibutan po na binabanggit po dito ay si Satanas kasi siya ang namamahala dito sa sanglibutan. So, ang lahat ng pagnanasa na yan ay galing kay Satanas at hindi galing sa Diyos. So gagamitin ni Satanas ang tatlong bagay na yan para tayo ay mahulog sa temptation or tukso. Ngayon po, pag-aralan natin ang ginawa ni Satanas kay Eva at Adan. Simulan po natin ito sa Last of the Eyes. Yung sinasabing masamang pita ng mga mata. So basahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 6. Ganito po ang sinasabi. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at mananasa upang mapagpantas sa tao ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa at ito'y kumain. So, makita natin sa ating binasa na mapapansin nyo ang sinabi, napakaganda, nakakalugod sa paningin. So, ang unang ginamit ni Satan dito yung mga mata. Sinasatisfy niya yung mata mo, yung desire ng iyong mga mata. So, nabighani si Eva doon sa ganda ng prutas na yon. Sa tingin niya, napakaganda at napakasarap kainin ito. Yun yung patibong na ginamit ni Satan para mahulog si Eva sa kasalanan. Ganyan din ang ginawa ni Satanas kay Jesus. Noong tinukso siya sa ilang, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian dito sa sanglibutan. At sinabi niya, kapag sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat nang yan. Basahin po natin ang Mateo chapter 4 verse 8. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. So, parehong-pareho po ang pareho po ang ginamit ni Satanas na
na panukso sa kay iba at Adan at kay sa ating Panginoong Jesucristo. Napansin nyo at ipinakita at ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang karangalan nito. So nakita nyo po, parehong-pareho yung ipinakita niya muna ang kagandahan. Pareho nung sa prutas, maganda ito sa paningin ni iba. So kay Jesus din, napakaganda sa paningin itong kaharian ng mundong ito. So ang sinasatisfy o ang patibong na, na ginamit dito ni Satanas ay yung masatisfy yung mga mata mo. Doon ka tutuksoy ni Satanas. So gayon din ang gagawin ni Satanas sa atin, ipapakita niya ang lahat ng maganda sa paningin, masarap sa paningin, okay sa paningin. Tandaan po natin, meron pong patibong na ginagawa si Satanas sa atin. Hindi po lahat ng maganda ay okay at tama. Tandaan po natin yan. Katulad ng ginawa ni Satanas kay Eva at Adan, akala nila maganda, akala nila masarap, akala nila okay. Pero hindi nila alam yung mga, yun pala yung magpapahamak sa kanila. Yan pa, yan po yung last of the eyes na ipapakita sa iyo ni Satanas ang lahat ng kagandahan, pero sa likod nito ay kapahamakan. Ngayon po, sa pangalawa naman po ay yung pagnanasa ng laman. Kanina po na napag-aralan natin yung last of the eyes, ngayon naman ay sa laman. Ano po ba itong last of the flesh? Ito yung satisfaction na hinahanap ng ating katawan kung saan tayo nasasatisfy. Yan po yung last of the flesh. Sa case nila iba at Adan, yung prutas, iniisip nila na mukhang masarap ito, mukhang mabubusog sila, at mukhang masasatisfy kung kakainin nila ito. Kaya dito na pumapasok yung last of the flesh, kung paano mo isasatisfy ang katawan mo. So sa case naman ni Jesus, ginamit rin ni Satanas ito, yung last of the flesh. So basahin po natin ang Matthew chapter 4, verse 2 to 3. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw, at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang batong ito ay gawin mong mga tinapay. So, ganun din po ang ginagawa ni Satan. So, hindi nagbabago. Kung ano ang ginamit niya kay Eva at Adan, ganun din ang pinantukso niya sa ating Panginoon. Yung last of the flesh. So, alam niyang gutom ang ating Panginoon. So, ginamit niya ito. Ang pagkatang ito upang say tuksohin. Ano ba ang makakapagpasatisfy sa iyo? Kundi yung pagkain kasi nga gutom si Jesus. So ito yung last of the flesh, yung masasatisfy yung katawan mo. So hindi lang po yan sa pagkain, mga kapatid. Meron pang iba. Ito yung sexual gratification natin. Usually, maraming mga tao ang nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng sex. Wala pong masama sa sex kapag ginamit natin ito ng tama. Gagamitin itong sex na ito ni Satan sapagkat alam niyang ito ay makakapag-satisfy sa tao. Sana, pero huwag sana nating hayaan, mga kapatid, na
mahulog tayo sa pamamagitan ng mga gusto ng mga laman natin. Ano po? Pangatlo po, yung kapalaluan sa buhay or pride. Ito yung pangatlong ginagamit ni Satanas upang manukso ng mga tao, lalong-lalo na ang mga anak ng Diyos. Ito yung pagmamalaki sa buhay. Balikan po natin ang sinabi ni Satanas kay Eva. Basahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 5. Sapagkat talastas ng Diyos na ang sa araw na kayo'y kakain niyaon ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na makakakilala ng masama, ng mabuti at masama. So, dito na papasok yung pride or ang pagmamalaki sa buhay. Kasi naisip nila na sila ay magiging Diyos. Magiging kapantay nila ang Diyos. Kahit hindi pa nangyayari sa kanila yung sinasabi ni Satanas, iniisip na nila na sila ay magiging Diyos. Sila ay magiging makapangyarihan at magagawa nila ang gusto nilang gawin. Ito, kaya ito ay ang sinasabing ito yung pride of life. So, ganun pa rin, sa case naman ni Jesus, yan din ang ginamit ni Satanas. So, basahin natin ang aklat ng Mateo chapter 4 verse 9. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo, sa iyo, kung ikaw ay magpatira pa at sasamba sa akin. Yan yung part na ipinapita ni Satanas kay Jesus yung karangyaan ng mundo. Sinabi niya, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. So, parehas na parehas po ang nangyari kina Eva at Adan. Ipinakita muna ni Satanas yung magiging makapangyarihan ka, magiging mayaman ka, magiging sikat ka. Doon nga tinutukso ang mga tao na makapagbigay ng sanglibutan na yung ang kapangyarihan ng sanglibutan na yon ay ang magpapahulog sa mga tukso sa mga tao katulad ng nangyari kina Eva at Adan. So nakikita natin yung taktika na yan na ginamit ni Satanas. At hindi po yan na nagbabago. Yan ang ginagamit niya noon pa. At sa atin ngayon din, gagamitin niya yan, yung tatlo na yan, yung lust of the eyes, lust of the flesh, at pride. Sana maging aware po tayo, mga kapatid, sa mga patibong ni Satanas na ito para pagdating ng temptation ay maiwasan natin ito. Lahat tayo daraan sa temptation habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang tanong, paano natin mapagtagumpayan ito? Dito na po tayo magkakatalo. So ngayon, mas maganda at nakita natin kung ano yung mga pamamaraan na ginagamit ni Satan. So maiwasan na natin ito. So, mayroon po akong mga inihanda na pamamaraan kung paano natin ito maiiwasan. Ito ay ang una po ay magbasa po tayo ng Biblia. Yun po ang unang steps para ma-overcome natin ang temptation. So, nakita natin sila Eva at Adan, hindi nila napagtagumpayan ang temptation. Nahulog po sila sa patibong ni Satanas. So, itong si Jesus, nakita natin na napagtagumpayan ito ng ating Panginoon. So, bilang mananampalataya at tagasunod ni Jesus, anong gagawin natin para maiwasan natin itong tukso na ibibigay ni Satanas sa atin? Yun yung katanungan.
anong gagawin natin? Yun nga, ang una, magbasa po tayo ng Biblia. Ang unang gagawin natin ay tingnan mo yung ginawa ni Jesus noong tinukso siya ni Satanas. Ano nga ba ang ginawa ni Jesus sa bawat temptation na ginawa ni Satanas? Si Jesus po, mayroon po siyang ginagawa eh. Tuwing tinitempt siya ni Satanas, mayroon siyang ginagawa at mayroon siyang binabanggit. At yung ang binabanggit niya lagi it is written or nasusulat. Di ba po? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, so paano natin masasabi na ito yung nasusulat, ito yung mababasa kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? So napakahalaga po ang pagbabasa ng Biblia para maiwasan natin ang mga tukso. So basahin po natin ang nasa Matthew chapter 4 verse 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ito yung time na inutusan ni Satanas si Jesus na gawin niyang tinapay ang mga bato. So sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat. So ganun din dapat tayo magbasa. Upang sa ganun, kung tayo ay natitim, may masasabi po tayo na nasusulat. Ito yung nasusulat sa banal na kasulatan. So makakaiwas na po tayo sa tukso. So ang sabi, tuloy ko lang po, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yun po, sa tuwing tinutukso si Jesus ni Satanas, laging sinasabi ni Jesus, it is written, or nasusulat sa Tagalog. So, pagkatapos, ito po, marami pong beses na tinutukso si Jesus eh. So, lagi pong binabanggit ng ating Panginoon na it is written o nasusulat. Ganun po. Pagpapatuloy po. Pagkatapos, dinala naman si Jesus sa taluktok ng templo, sinabi sa kanya ni Satanas, magpatihulog ka at ikaw ay alalayan ng mga anghel para hindi ka mapahamak. Yun po ang tinutukso na naman ni Satanas kay Jesus. Ito naman ang sagot ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat, hindi naman huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. So, mayroon pa rin binabanggit, mayroon pa rin replies ang ating Panginoon sa tuwing tinutukso siya ni Satanas. Yun nga, ang sinasabi ko nga, lagi siyang mayroong reference kung sinasabi niya, lagi siyang sinasabing kung ano yung mga nasusulat. So, sabi ko nga, ang pagbabasa ng Biblia ay isang napakahalagang bagay upang makaiwas tayo sa mga tukso. So, sa Matthew chapter 4, verse 10, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So napansin niyo po, ang sinasabi ni Jesus every time na tinutukso siya ni Satanas, ang sinasabi niya, nasusulat. Sinasabi niya kung ano ang nasusulat doon sa salita ng Diyos. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo na magbasa po tayo ng Biblia upang makaiwas tayo sa temptation. Tulad sa ating Panginoong Hesus, kasi alam niya kung ano ang kanyang gagawin. So, kung ikaw rin tinutukso, sasabihin mo rin na susulat. So hindi ka matutukso sa pamagitan ng mga salita ng Diyos kung pinamumuhay natin. So hindi ka matutukso kung
hindi ka mapapahamak kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at kung ito ay ating pinamumuhay. Hindi lamang natin ito binabasa, kundi ina-apply po natin sa ating mga buhay. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Napakahalaga po ang pagbabasa ng Biblia upang makaiwas tayo sa temptation. Gayahin po natin si Jesus. Alam niyo po ba ang Biblia o ang salita ng Diyos? Yan po ay yung sword o panglaban natin. Kung gusto mong talagang magtagumpay sa temptation, magbasa po tayo ng Biblia at ipamuhay po natin ito. So, ang pangalawa po, para makaiwas tayo sa tukso, alamin natin kung saan tayo mahina. So, yun pong isang pamamaraan upang tayo ay makaiwas sa tukso. So, sa practical na pamamaraan, tingnan po natin yung kahinaan natin. Saan ka ba mahina? Ano ba ang kahinaan mo? Kasi si Satanas, hahanapin niya kung saan ka mahina. Sa babae ba? Sa bisyo ba? Sa pera ba? O sa kung anong kasalanan sa mundong ito. So, saan ka mahina? Tingnan mo. Kapag nakita mo, paglaanan mo ito ng pansin. Bantayan mo yung puso mo kung saan ka mahina. Yun po yung pangalawa. Alamin mo kung saan ka mahina at bantayan mo yung puso mo. Pangatlo, pangatlong pamamaraan upang makaiwas sa tukso ay yung mag-focus tayo sa Diyos. Yun po yung pangatlo. Huwag kang mag-focus sa mundong ito. Kung nakatuon ka lagi sa mundong ito, talagang mataas ang chance na tayo ay mahulog sa tukso. Kasi nga si Satanas ang namamahala sa mundong ito. So mag-focus tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayo lilingon kung saan-saan. Mag-focus tayo habang naglalakad tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Para hindi tayo ma-distract kung anong ino-offer ng mundong ito. So kasi ipapakita sa iyo ng mundong ito ang kagandahan, ang okay, ang masarap, ngunit ang sa likod nito ay ang kapahamakan. Tulad nga sa nangyari kina Eva at Adan, hindi sila nag-focus doon sa sinabi ng Diyos na huwag nilang kainin yung prutas. So nag-focus sila doon sa maganda, sa masarap sa mundong ito. So naalala ko po yung binahagi ni kapatid na Darwin nung ang ating Panginoon ay naglakad sa tubig at si Apostol Pablo ay naglakad din. So nakita ni Apostol Pablo na yung kapaligiran niya ay lubhang malakas yung mga hangin at alon sa dagat. So tumingin siya doon. So na-distract si Apostol Pablo. Nawala sa kanya ang focus sa ating Panginoon. So, ang nangyari kay Apostol Pablo, nagsimula siyang lumubog. Yun po ang isang magandang dahilan. So, mag-focus tayo lagi sa Diyos upang hindi tayo ma-distract sa mundong ito. Kasi nga, ipapakita ng mundong ito ang mga kagandahan at masarap sa ating mga paningin. Pang-apat po, para makaiwas sa temptation, determine the strategy of Satan. So, pang-apat po, alamin po natin ang taktikang ginagamit ni Satanas. Ganyan naman talaga sa bawat laban. Meron tayong laban pang-spiritual at ang kalaban natin ay si Satanas. Ngayon, alamin natin kung anong strategy ang ginagamit niya para sa parang sa mga sport, sa mga boxing. So, dapat alamin mo
kung sino ang magiging kalaban mo. Pag-aaralan mo yung strategy niya, pag-aaralan mo kung yung kahinaan niya, pag-aaralan mo ang lahat ng kung ano ang mayroon siya, kung saan siya malakas, saan siya mahina. Upang sa ganun, matatalo mo siya. So, alam niyo na po ang alamin niyo po ang kahinaan ni Satanas. Yun po ang ibig kong sabihin. Walang iba sa salita ng Diyos. Sa naalala niyo po ba ang steps number one na kung paano tinukso ni Satanas sa si Jesus? Ang lagi pong sinasabi, it is written. So, yun po ang kahinaan ni Satanas, ang salita ng Diyos. So, nang sinabi ng Jesus yun, so, lumayas na si Satanas. So, yung strategy na yun, dapat alam mo kung saan yung kalaban mo, kung saan sa mahina. So, si Satanas po, mahina sa salita ng Diyos. So, yun po ang ating gamitin. Panglima po, upang maiwasan natin ang tukso, takbuhan natin ang tukso. Yun po yung panglima. Takbuhan natin ang tukso kapag nandyan ang temptation, takbuhan natin. Huwag mo nang titigan. Huwag mo nang lapitan. Bagkus, ikaw na yung lumayo. Huwag nating sabihin na o tukso, layuan mo ako. Mayroon pong kantang ganyan eh. O tukso, layuan mo ako. Wala pong tukso na lumalayo. Tandaan po natin yung mga kapatid. Ikaw na ang lumayo sa tukso. Ganyan po ang ginawa ni Joseph. Kung maalala po natin. Tumakbo siya, tinakbuhan niya yung asawa ng hari. Kaya po ba natin gawin yung ginawa ni Joseph? Tinakbuhan niya yung temptation. Kumbaga, may kasabihan, palay na yung lumapit sa manok. Di ba po? So, basahin po natin itong Genesis chapter 39 verse 11 to 12. At nangyari ng panahong ito ay siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain. At walang sinuman sa mga tao ang doon sa loob. So itong si Joseph po ay pumasok sa siguro sa kwarto ni Potiphar, asawa ni Potiphar, asawa ng hari. Ganito po ang nangyari sa verse 12. At siya ay pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako." At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. So nakita po natin si Joseph po, tinakbuhan niya yung tukso. So, yun yung ginawa ni Joseph dun sa babae na asawa ng hari. Tingnan niyo po ang ginamit ni Satanas. Ginamit niya yung lust of the flesh and lust of the eyes. Alam po natin, asawa ng hari po yun, siguradong maganda po yun. Sa paningin ni Joseph. Pero hindi po nagpadaig si Joseph, mga kapatid. Sana ganyan din po ang gawin natin, mga kapatid. Takbuhan natin ang tukso, huwag po nating lapitan. Pang-anim po, para makaiwas tayo sa tukso, maging busy po tayo. Make yourself busy. Yan po yung pang-anim. Dapat merong kang ginagawa palagi. Nang sa gayon, maiwasan mo yung temptation. Kasi kapag wala kang ginagawa, idle ka, diyan papasok ang temptation. Kasi nga, kumbaga, open ka sa opportunity na itempt ka ni Satan. Ganyan po ang nangyari kay Haring David. Basahin po natin ang unang ikalawang Samuel chapter 11 verse 2.
At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae ay totoong napakagandang masdan. So wala pong ginagawa dito si King David. So umakyat sa bubungan. So nakita niya mayroong isang napakagandang babae na naliligo. Ang ginawa dito ni King David, pinagmasdan niya. Ipinagtanong niya pa kung sino yung babae. At ang mabigat ay nagsugo pa siya. Sinugo niya yung kanyang kawal na dalhin sa kanya yung babae. So, makita po natin na kabaliktaran po ito nung kay Joseph. Si Joseph po tumakbo eh. Lumabas. Ito naman si King David, ibang-iba po ito. No, tinititigan niya eh. Pinagtanong niya pa. Ang masama, talagang nagsugo pa siya upang dalhin sa kanya yung babae. So, sa madaling salita, nahulog po si sa temptation si King David dito. So, nagkasala siya. So, kung busy siya, maaaring naiwasan niya ito kung marami siyang ginagawa. So, pwede, gawin natin maging busy, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong magbasa ng Biblia o makinig ng mga video clip na tungkol sa spiritual upang sa ganun maging busy po tayo. Pangpito po, upang makaiwas sa temptation, matuto tayong tumanggi. Learn to say no. Huwag palaging oo ng oo. Matuto ka rin minsang tumanggi. Walang masamang tumanggi. Lalo na kung alam mong mapapahama ka dito or ito ay kasalanan. Kapag alam mong hindi tama, tumanggi ka na. Ikaw na mismo yung umalis. Hindi makakasira ng pagkatao mo yung pagtanggi. Lalo na kung ito ay kasalanan at pwede mong ikakapahamak. So mahirap po tanggihan ang ating mga kaibigan. Pero kung alam mong mali, tumanggi ka na. Alam po, wala pong kaibigan na dadalhin ka po sa kapahamakan. Kung yung totoong kung ang sinasabi mo mahirap tumanggi sa kaibigan, ang kaibigan pong mabuti, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. So ang magandang halimbawa po dito, kapag inaimbitahan ka ng kaibigan mo sa party na nagkataon, ito ay araw ng Linggo. So alam naman natin na ang araw ng Linggo ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. So matuto tayong tumanggi sa ating mga kaibigan kung alam natin na ang ating gagawin ay mahalaga, lalong-lalo na sa pang-spiritual. So tumanggi po tayo. Matuto tayong tumanggi mga kapatid, lalo na kung ito ay masama at sa ating ikapapahamak natin. Pangwalo po, para makaiwas sa temptation, manalangin. So, yan po ang panghuli, ang pangwalo. Manalangin po tayo palagi. Araw-araw kasi, ang gagawin ni Satanas, tutuksoy niya tayo. So, manalangin tayo palagi. Ipanalangin natin na huwag tayong mahulog sa temptation. Si Satanas na nangyari kay Eva at Adan ay iba ang at iba pang mga tao sa Bible ay nahulog sa temptation. So mahalaga po ang manalangin.
Kasi nga, ang sabi nga ng ating Panginoon sa Lord's Prayer, kasama ito eh, yung manalangin na itinuturo ng ating Panginoon. Kasi nga, alam ng ating Panginoon na hindi natin kaya mag-isa. So, may suggestion ng ating Panginoon Jesus. Manalangin ka ng ganito. Basahin po natin ang Matthew chapter 6, verse 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman sa nawa. So, ito yung part na yun, yung last part. Kung babasahin po natin sa baba, yan yung tinuturo ng Diyos kung paano tayo mananalangin. So, isa yan sa mga sinasabi doon na kung manalangin ka, ipanalangin mo na huwag ka mahulog sa tukso. So, mga kapatid, nakita natin na itinuturo ng ating Panginoon mismo na manalangin tayo, na idalangin natin na huwag tayong mahulog sa tukso. Sapagkat alam ng Diyos na hindi natin kaya kung tayo ay mag-isa. At pasalamat tayo sa ating Panginoon Jesus kasi nandyan siya, handang tumulong sa bawat sa atin. Basahin natin ang Hebreo chapter 2 verse 12. Palibhas ay nagbatas siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. So, yan po, napakaganda. Nandyan ang ating Panginoon upang sumaklolo kung tayo ay tinutukso. So, manalig lang po tayo sa ating Panginoon. So, hindi tayo nag-iisa kung naisip natin na hindi natin kaya. Manalangin po tayo. Nandyan ang ating Panginoon. Kasi nga, ang ating Panginoon, dinanas niya yung panunukso eh. So, alam niya kung paano niya tutulungan tayo. Yan po mga kapatid. Manalangin po tayo. Napakahalaga po nito mga kapatid. So nakita natin napakahalaga ang panalangin sa panalangin na natin sa tulong ni Jesus. Walang tukso na hindi natin na mapagtagumpayan. Manampalataya tayo sa Diyos at sa sarili nating kakayanan. So kung bumigay man tayo sa pagsubok, nandyan si Jesus, handang tayong ipagtanggol. Di ba po? Nandyan pa rin ang ating Panginoon, hindi tayo iniiwan eh. Yan po ang kagandahan ng ating Panginoon. Hindi tayo iiwan kahit tayo magkasala. Hindi katulad ng tao. Kapag nagkasala ka, nakita ka niyang ginawan mo siya ng mali. Hindi kanya kaibigan. Hindi kanya nabati. Ang ating Panginoon, iba po. Basahin po natin ang Unang Juan chapter 2 verse 1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala at kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Po, napakaliwanag po, ano po. Kahit hindi ko po sinasabi na porket may tagapamagitan na tayo, sasamantalahin naman natin, parang sasadyain natin ang pagkakasala. So, dapat pagsikapan po natin na mapagtagumpayan ang mga tukso na dumarating sa ating buhay. Yan po yung kaibahan kung may Kristo ka sa buhay mo. Meron kang abogado na handa kang ipagtanggol. Yan po yung kaibahan sa mga taong may kinikilalang Kristo sa kanilang mga buhay. So, tandaan po natin sa buhay natin, sa istorya ng ating mga pananampalataya, tulad sa ibang istorya, mayroon talagang kontrabida. Ano po? At sa buhay natin bilang mananampalataya ay mayroong kontrabida. Nandyan si Satanas.
at pilit niyang sisirain ang ating mga buhay. Sana mga kapatid, habang sa mundong ito, tayo ay huwag natin hayaan na mahulog tayo sa kasalanan. Mga kapatid, sana mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga temptation na dadating sa ating mga buhay. Kaya yun nga yung sinabi ko kanina, ang temptation na ito ay siyang napakahalagang nating pinag-aralan sapagkat sabi ko nga ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyo sa pagkikinig. Sana may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan ngayon tungkol sa temptation or sa tukso ni Satanas sa ating mga buhay. Umaasa po ako, mga kapatid, naway ipamuhay po natin itong pinag-aralan natin ngayon sapagkat ito ang magdadala sa atin sa inaasam-asam nating buhay na walang hanggan. Bago po ako tuloy magtapos, basahin ko po sa inyo ang nakasulat sa aklat ni Santiago. Ganito po ang sinasabi. Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisihibig sa kanya. So, yan po ang maganda. So nakita natin ang taong nagtitiis sa tukso ay tatawaging mapalad sapagkat siya ay bibigyan ng putong ng buhay o buhay na walang hanggan. Nawa po, pagsikapan po natin itong makamtan, mga kapatid, na makamit natin ang buhay na walang hanggan. So, napag-aralan natin na kung paano si Satanas ay kung paano na tayo tinutukso at pinag-aralan din natin kung paano ito maiwasan. Sana may isakabuhayan po natin itong mga kapatid. Maraming salamat po. God bless everyone. Unmute. Balik sa'yo, Brother Nelson.